What's up mga kapadyak? Welcome back again sa aking channel. Ako nga pala si Charles na inyong kapadyak. At kung bago ka pa lang sa aking channel, gumagawa ako ng Tagalog cycling video. Basta tungkol sa bike, kaya ang hilig mo ang pagbabike para sa iyong channel nito. Kaya huwag mong kalimutang mag-subscribe at i-click yung bell button sa ibaba para ma-notify ka sa mga bagong video. So yun mga kapadyak no, for today video ay magre-review na naman tayo ng Trinx pero hindi na siya budget bike kasi pumapatak na siya ng 20,000. Ito yung Trinx na 2018 version na Trinx Big 7 B1200. Pansin nyo, napakaba ng pangalan no. Ewan kong bakit kaba ng pangalan itong Trinx na to. Itong Trinx Big 7 ay may presyo na 23,500 dito sa shop ng Santiago City, Isabela, yung shop na Apple Dragon. Kaya kung gusto nyo kunin, available pa dito sa shop na ito. Kaya sa mga interesado na gustong kumuha dito sa Trinx na ito ay pumunta lang dito sa bike shop ng Apple Dragon dito sa Santiago City, Isabela. Na okay na rin yung price na 23,500 dahil yung original price na ito ay 25,500. Kaya makaka-discount ka rin ng ilan-ilan na bahala ka na mag-compute at napamura ka na. Sa color naman ay available dito sa bike shop ng Apple Dragon yung black na may combination na sky blue at white. At marami pang klase ng ibang kulay at ipapakita ko na lang sa mga picture na ito. So yun mga kapadyak, i-review na natin yung spec ng bike na ito. Let's start! So yun mga kapadyak no, itong Trinx Big 7 ay 27.5 ang sukat na alloy ang frame at naka-internal cabling na rin at smooth welding na din na naka-tapered, kaya okay na rin itong frame na to at ayos na ayos yung pagkaset ng alloy niya kasi hindi naman siya ganun kabigatan at kaya siyang buhatin ng one hem na parang carbon. Naka 2x10 speed nga pala ang setup nitong Trinx Big 7 na Shimano yung part at ang kinaganda dito, Diorin na yung RD at FD at shifter niya. Maganda na rin to dahil dilingan sa isipan natin kung gaano naman kaganda tong Diorin na to. Kasi pagdating sa Shimano group set para sa mountain bike, pasok na tong Diorin ito. Sa shifter naman ay napakalambot tigayin pag magdadagdag at magre-release. Kaya okay na okay na tong Diorin na shifter niya. Sa crankset naman ay alloy na rin ang crank na ito na Powell ang brand at alloy na rin yung pedal. Okay na rin tong Powell na to. Okay na rin to at least naka-Diorin set na yung mga RD at FD at shifter mo. Siyempre naka-hydraulic na rin tong Trinx Big 7 na to at siyempre Diorin na rin. Okay na tong brake set niya na Diorin na pang one finger lang kaysa naman sa Shimano Nanjiris na MT200 na 3 finger o 2. At maganda na rin to dahil alloy yung caliper at alloy na rin yung brake lever niya. Okay itong Diorin brake set niya. Nakaset type nga pala ang hub nitong Trinx Big 7 na brand siya ng Trinx na may color na blue na naka quick release yung harap likod. Yung part nga pala nitong Trinx Big 7 ay naka-alloy na brand ng Trinx na air type na may suspension yung port at lockout remote na. Okay na rin tong port niya kahit brand siya ng Trinx. At least naka air shock ka na at lockout remote pa. Okay na rin yung port niya dahil pwede na siyang pang trail at pwedeng pang ride. At nakapalikod na rin pala yung art ng port niya. Same alloy na rin pala yung handlebar niya at yung stem niya. Na okay na rin yung haba ng handlebar niya at hindi naman siya gano'ng kaliit at hindi naman siya gano'ng kahaba. Alloy na rin pala yung seat clamp niya at yung seat post niya na brand ng Trinx. At okay na rin yung saddle niya na brand ng Trinx na pwedeng na rin sa pangraride. Yung gulong nga pala ng Trinx Big 7 ay may sukat na 27.5 by 1.95, na maganda na rin yung binigay ng Trinx dahil yung brand ng gulong niya ay Maxxis na rin na okay sa pangraride. Yung rim nga pala nitong Trinx na ito ay alloy na rin na brand ng Winman na alloy na rin yung rice niya na hindi na rin kailangan palitan sa stainless. So yun mga kapadyak no, dito na nagtatapos itong review ng bike na ito at sana katulong ito para sa inyo. At maraming salamat nga pala sa mga patuloy na sumusuporta sa aking channel at sa'yo na rin dahil pinanood mo ang video nito. At kung nagustuhan mo ang video nito, huwag mong kalimutang mag-like, mag-share, mag-comment at mag-subscribe. Like kung nagustuhan mo ang video nito para alam ko kung gagawa po ako ng ganitong klase ng mga video. Comment sa ibaba na mga gusto nyong malaman sa babae. Magtanong kayo dyan sa comment section, susubukan natin sagutin. Share sa mga kaibigan nyo para naman malaman ng mga kaibigan nyo yung tungkol sa bike na ito. At subscribe kung di ka pa nag-subscribe at maraming video pa tayong gagawin. Kaya kapadyak, kung bago ka lang sa aking channel, isubscribe mo na yan at i-click mo na rin yung bell button sa ibaba para maging certified kapadyak ka na rin. So yun mga kapadyak no, hanggang dito lang ang video nito. Kita-kits ulit sa next kong video. Peace out!